Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And with me, Jet of Seravax, Philippines. Yan, no? Gwapo, no? Anyway, meron pa tayong mga kasama sa likod, no? Si Edward, si QB, at saka si Vince. At sa episode na to, susubukan natin tong 2024 Isuzu MU-X. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay 3.0-liter 4-cylinder inline low-power diesel engine with turbo intercooler. May maximum power ito na 190 PS at 3,600 RPM. At may maximum torque naman na 450 Newton-meters at 1,800 to 2,800 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed automatic with sequential shift. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. So mayroong mga bagong technology tayong nandito sa 2024 na MU-X, no? Pero before natin i-discuss yan, so i-review muna natin yung MU-X, no? Syempre yung exterior nito napakagwapo, di ba? Ano masasabi mo, parts? Medyo futuristic na yung design niya compared do sa lumang MU-X. Kasi yung dati medyo pointy. Ito medyo may mga round edges na siya. So, at saka yung ilaw niya, futuristic. May naka-projectors na rin siya, may fog lights na maliliit, which is na common na sa mga bagong kotse ngayon 2024. Oo. Tapos compared sa ibang mga sasakyan, no, kasi 'di ba, yung iba macho-macho looking, 'di ba? Ito naman parang lean siya, eh, no? Parang lean na athlete yung dating para sa akin nung parang design ang liksi-liksi ng design niya, oo. At totoo naman maliksi talaga, no? Maliksi talaga. Ikaw ba naman naka 3.0 na 4JJ3 na engine, no? Napaka-powerful kasi sa pagkakaalam ko, no, yung dating MU-X is at 170 horsepower, pero ito they bumped it up to 187 alam, pagkakaalam ko. Malaki yung talon ng horsepower, kaya ako naramdam ko kanina pa, isa pa yung transmission, no, napakaswabe ng 6-speed automatic transmission. Six-speed. Niya yun, no? Ang nagustuhan ko pa part sa labas, pare, naka 20-inch to na rims. Oo nga, nakita ko kanina, medyo low profile, diba? Ang ganda tignan. Pero stock yun, parts, ha? Alive, naka 20-inch ka na, hindi ka na kailangan mag-upgrade ng mags. Naka 20-inch ka na. Gastos ka pa ng mags, di na, ganda na ng mags nito. Ang pogi ng mags ito. Tapos dito naman sa interior, no, ganun din, di ba? Parang modern na rin yung itsura niya, malaki yung screen. Yung aircon, dual climate control. Oh, napakalamig na aircon na anong oras na ba? Magkatanghaling tapat na, pero feeling ko, Parts, giniginaw ako, eh. Nakalimutan magdala ng jacket. Pero alam mo, Parts, giniginaw tayo sa aircon, pero pagkakita mo talaga na pag kami araw na ganito, pag yung tint mo kasi hindi Ceramax Philippines, medyo ramdam mo pa rin yung init, eh, di ba? Kaya nga, eh, sabi ko kakayanin pa na walang jacket kasi medyo tumatagos pa yung init, eh. Diba? Pero pag naka-Ceramax Philippines ka na tint, yun, di mo na halos mararamdaman yung sikat ng araw. Oh, kaya kung ako sa inyo, mga ka-tandem, no, magpalagay na rin kayo ng Ceramax Nano Ceramic Tint up to 99% ang heat rejection. Regardless pa yan, Parts, kung anong shade. From clear blue down to our darkest shade, 99% ang heat rejection niya. Oh, details na dito sa baba. In fairness din, ano, ngayon tumatakbo tayo ng expressway, no, sakto 100 kilometers per hour. Pero sa akin, pare, yung suspension, ba, maganda, ah. Maganda yung suspension, maganda yung talbog niya. Tsaka minimal na minimal yung body roll, no? Oo. Ikaw ba, Dwarjan, para may idea rin tayo sa second roll. Second roll. Gutom na yata ako, no? Para red rolls na hinahanap, eh. Lumpia lang. Hindi, Jan, kamusta ba, Jan? Ayos, komportable, maluwag din. Oh, eh, ikaw, Vince? Nice. Komportable rin. Oo, komportable rin. Nagkasya siya, actually, matangkad si Vince, no? Ano height mo, Vince? 5'7". So, ayun. 5'7 siya, nandun sa third row, kasya naman siya, no? So far, hindi pa naman nagre-reklamo na nangangawit siya. Okay ka pa? Nice pa. Oh, ayos naman daw. So, yung acceleration nito, dahil nga, syempre, 3.0 liter tayo, no? Subukan natin. May tulak talaga. Matutuwa ka dito, 100, 'di ba? At saka parts yung feeling kasi na alam mo pag yung maganda yung suspension and maganda yung pagkaka dampen ng sounds niya.
yung feeling mo kasi na 100 na itakbo, pero ang feeling mo is 80, mga around 80, 70 ka pa lang eh, di ba? Yung hindi yung feeling mo, yung hindi ka lumulutang. Hindi ka lumulutang, hindi ka makalog, andito lahat eh. At syempre, alam ba gusto natin dito sa MUX pag bibili ka, 'di ba? Dapat 7-seater. Yes. So syempre, 7-seater 'to. At yung gamit natin sa likod, may dala tayong tent pero nagkasya. Nagkasya. Imagine ang size nung tent namin is 1.52 meters. Oh. And ano ba, ilan ba dala nating rolyo? Pitong rolyo ang dala namin. Nagkasya sa lahat. Plus mayroon pa tayong mga baggage sa likod. Tsaka alam niyo naman, 'di ba? Kilala talaga 'tong Isuzu sa mga makina nila kasi 'di ba durable, reliable, pang matagalan talaga. Kita mo 'yung mga truck pare, 'di ba? Hanggang bulok ngayon, na 'yung body, umaandar pa rin 'yung makina. Ito pa malupit sa Isuzu, no. 'Yung mga luma nilang vehicle dati na nasira na 'yung body, kinonvert naman sa jeep. Kasi 'yung mga jeep natin dito sa Metro Manila or sa Pilipinas is ano, Isuzu ang makina niya, 'di ba? Oo. Oh, 'yung iba gumagamit ng ibang makina pero preferred pa rin ng iba, talaga Isuzu. Kasi talagang ano, sabi nga nila doon, maintenance free. Kasi kahit hindi mo i-maintain, hindi nasisira. Di ba? Ganun ka bulletproof ang makina ng Isuzu. At isa pa dyan, yung MUX nga, syempre high-tech na high-tech to. Meron na to ng mga tinatawag na driver's aid. So marami yun. Pero ang pinaka-paborito ko dyan parts, yung magagamit natin ngayon, yung adaptive cruise control. Wow! Kasi itong adaptive cruise control, ano yan eh, kumbaga kahit iset mo siya ng 100, pero yung takbo ng sasakyan mo sa unahan, 90, pare biglang babagal yan, susunod lang yan sa 90. Hindi mo siya mabubunggo. At saka kagandahan ng kasi ng feature niya, hindi yan matatagpuan sa mga kung ano ng sasakyan. Kumbaga premium feature talaga yan. Diba? Hindi lang basta-basta ang adaptive cruise control yan ha. Meron din tong stop and go function. Ibig sabihin nun parts, hanggang stop, nakasunod yung adaptive cruise control. Pag nag-go naman agad yung nasa unahan mo, mag-go na rin to nang hindi ka na magagas. Okay. Pero hindi pwede yung 1 minute ha. Yung mabilis lang. Ihinto ka, 1, 2, tapos aanda rin sa kanyang sa unahan, susunod na siya. Para alam din yung ibang nanonood parts, kasi yung ibang adaptive cruise control, up to 30 kilometers per hour, mag-shut off siya. Ito kasi hanggang huminto, hanggang umandar ulit yung sasakyan sa unahan mo, susunod siya. Kayo ko lang nalaman yan. Mayroon pa lang ganyan. Dinagdag pa nila dito sa ano, sa safety systems nito, adaptive cruise control, dalawa na ngayon yung camera niya. Kaya kumbaga, mas ano na siya, mas precise na siya, may depth yung nakikita ng computer. Kaya mas, ano siya, mas ano ba tawag dito? Kung parang mas sa, precise. Sa camera, dual lens siya. Precise siya. Tapos ang napansin ko rin dito parts, no, habang nag-drive ka kanina, meron siyang 360 na camera. So kitang-kita mo yung mga blind spots talaga, no? Oo. Yun nga, no. Kumbaga, kung magpa-parga, kunwari, masikip yung mga paradahan sa inyo. So hindi ka nakakabahan na baka mabunggo ko yung sasakyan na iba may sa likod. Gasgas mo sa gutter or ano, 'di ba? Yung mags mo na 20 inch. Yun nga, 'di ba? Siyempre, pagka magaganyan kaganda yung mags mo, hindi mo igagasgas sa gutter 'yan. Dapat maingat na maingat ka, just me. So yun, i-assist po kayo mga ka-tandem nung 360 camera feature nitong Isuzu MUX. Hindi lang yan parts ha. Magagamit mo rin yan kunwari nasa mga off-road ka parts. Kunwari nakatirik yung unahan ng sasakyan. Di ba hindi mo nakita yung kalsada? Pero pag naka 360 cam ka, tingnan mo doon, hindi ka pa rin mawawala doon sa landas mo. So parang ano pa rin pala parts, no? Hindi mo na kailangan na may mag-a-assist sa'yo na sa labas, no? Dire-diretso ka na lang. Yun ang gamit. So yung mga ganong feature, mga ka-tandem, dapat i-maximize natin talaga. Gamitin natin for added safety kasi. Ito, no, talagang sumusunod na talaga sa technology ang Isuzu ngayon. Alam mo ba, Pards, may wireless charger na rin tong 2024 model. Nakikita ko lang yan sa mga medyo high-tech talaga na kotse, pero sa MUX meron na rin talaga. High-tech na talaga. And aside from that, no, yung malaking monitor niya, meron na rin Android Auto at Apple CarPlay. Na wireless, pare. Wireless? Kala ako wired. Yung gamit ko kasi wired pa eh. Ito yung luma ng iyo, Pards. Apo ko na agad. So ibig sabihin, no, hindi mo na kailangan na mag-wire na mga kasabit-sabit dyan sa dashboard kasi mo. Kasi medyo ano, messy kasi yan eh. Pag ano, ano mo na lang siya, set mo na lang wireless. Pagpasok mo dito, naka-on, okay na, madali na yung ano mo. So via Bluetooth siya? Bluetooth siya. Tapos biglang mag-uusap sila ng Wi-Fi na. Ganun yung ano nila eh. Galing, diba? High-tech talaga. Andito na pala lahat talaga ang high-tech na kailangan mo. So wala ka na halos gagawin pala rito, no? Mag-drive ka na lang. Walang hassle. At safety pa. 'Di ba yung ibang sasakyan maglalagay ka pa ng ano ng dashcam para safe ka, 'di ba? Para makikita mo yung mangyari o ano man.
parts dito hindi ka na maglalagay kasi meron na siyang digital video recorder. Aba, so, okay. So ibig sabihin ng parts, yung camera niya dito sa unahan tsaka yung camera niya doon sa likod, nagre-record yun. Kaya ang mangyayari, kunwari, ano, wag naman sana, no? Pero syempre, hindi nawawala sa kalsada yan eh. Kumbaga, part ng driving talaga yung aksidente. Pero in case lang na may ganun na mangyari or may kakaibang nangyari pala sa labas ng kalsada, mare-record niya. So, hindi mo na kailangan ng dashcam kasi may parang onboard dashcam na siya. Oh, kasi sa panahon ngayon natin parts, ano na eh, necessity na ang dashcam, pagkakaroon ng dashcam sa mga sasakyan kasi just in case nga ng mga wag naman sana mangyari sa ating mga katandem na ma-involve kayo sa aksidente, eh meron kayong evidence na isushow kung sakali man na yun. So tandaan natin, oh, safety first, pero parts, may napanood kasi ko sa sa YouTube. Uy, ano yan? Pare, yung isang tao tumakbo papunta doon sa sasakyan. Nagpabunggo. Oh, yun, nambubudol. Oh, diba? Kaya ibig sabihin, at least kung may dashcam ka, hindi niya masasabing binunggo mo siya, pare. Siya nambunggo sa'yo, diba? Ligtas ka, diba? Kasi ano, hindi naman natin naiiwasan, no, may mga chance kasi na medyo naiiba yung istorya since wala naman kayo may present na evidence. Oo. Yun, medyo pagka binago kasi ng istorya yung ng yun nung ano nung victim yung istorya niya, no, possible ka pa rin ma-inflict. So yun, pagka meron kang dashcam, wala kang kawala. Wala silang kawala. Wala silang kawala. Yun. Ang Isuzu MU-X 3.0 4x2 LSE Automatic ay nagkakahalaga ng 2,230,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming maraming salamat po sa Isuzu Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. So mga katandem, nakikita nyo naman, no, maganda na ang MU-X pero mas pinaganda pa ngayong 2024. Kaya kung ako sa inyo, pumunta na kayo sa pinakamalapit na Isuzu sa inyo para ma-test drive nyo rin, masubukan yung technology at malaman nyo kung ano, bagay ba sa inyo. Pero palagay ko, bagay sa inyo to. Anyway, no, hindi to sponsored video. Maraming maraming salamat lang sa Isuzu sa pagpapahiram nila nitong sasakyan. So yun, no, basta kailangan nyo ng durable, reliable, pang matagalan na SUV, check nyo tong Isuzu D-Max. Ay, bali. I-check nyo tong Isuzu MU-X. Maraming maraming salamat sa panonood. Parts! Siyempre, pagkabili nyo na ang Isuzu MU-X, dalhin nyo na rin Ceramax Philippines para mas ceramic coating natin at malagyan ng mas magandang ceramic tint para may labang kayo sa init at kupas ng pintura. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.